Good morning, good morning, good morning. Ito po si Kahelper at maganda po yung pag-uusapan natin. Ito po about kay Rachel Morales. Si Rachel Morales po ay na-ambush interview. At dito po nilahat niya po lahat kung ano yung sino ba si Rachel Morales sa totoong buhay. Ano ba yung mga ginagawa niya? Magiging successful ba ito pagdating ng araw si Rachel Morales? Ano ba yung attitude na mayroon si Rachel Morales? Kasi na-interview po si Rachel Morales dahil po bigla siyang umusbong, no? Hindi inaasahan ni Rachel, hindi inaasahan ng marami na ang isang Rachel Morales ay biglang uusbong. Uusbong dito sa social media. Usbong, tama ba ang word na usbong? Ano ba tamang word? Yung bigla siyang nag-grow, nag-boom, yun, nag-boom dito sa social media. At talaga marami nang humahanga kay Rachel, hindi na may pagkakaila yan. Hindi na po yan mabubura dito sa social media. At lalo pa kung nakikilala si Rachel kasama si Roel of Malalag. At pag pinagsama nga naman yung dalawa, ito na yung Team Rochelle. Sa mga hindi po nakakalam, ang Team Rochelle po ay isa pong binuo ni Kalinga Prab sa teleserye. At ngayon namunga po at marami hong sumusuport at nagmamahal na sa Rochelle. At ito nga, may ambush interview kay Rachel. Hindi ko na patatagalin, pero bago po ang lahat, hindi ho mawawala ang pasasalamat natin kay Ate Edna Vlogs, Kuya Bal Santos Matubang, ang haligin ng Kalingap. Lagi natin papalakpakan si Kuya Bal dito, pasasalamatan. Dahil kung hindi sa kanya, hindi ho makikilala ang Team Rochelle, hindi makikilala si Royal of Malalag, hindi makikilala si Kalinga Prab, kung hindi ho nabuo ang Team Kalingap. Kaya nga po, thankful tayo rito kay Kuya Bal. At syempre si Kalinga Prab, na ang dami na hong natulungan, nasuportahan. Itong si Kalinga Prab, talagang napakabait na bata ito. Bata, eh, no? Napakabait na tao nito si Kalinga Prab. Talagang makita mo sa kanyang attitude, no? Kahit anong mga, kung ano-anong kuro-kuro ang naririnig, binabaliwala na lang niya. So, which is tama naman. Kasi pag ito ay magre-response ka, no, sasama pa yung loob mo, makipagbakbakan ka, parang, yan, si Kalinga Prab, mas tinutukan niya na lang yung pagtulong po, no. At saka pagpapasaya sa mga manunood supporters. Kaya, yun, hindi ko na patatagalin, sobrang daldal ko na ang pagbabalik ni Kahelper. Ito, si Rachel. Ganda-ganda ni Rachel, no? Ganda ni Rachel, no? Sino kamukha niyang artista? Dito, parang kamukha niya si Juday, no? Judy Ann na may pinaghalong... Basta, si Rachel ay talagang beauty and brain. And, ano ba yung beauty, brain, and pag mabait, ano yun? Dal-dal ko yun, no? Siguro nainip na kayo, no? Ito na! Pahabol po, pahabol. Gusto ko ano, pasalamatan talaga. Yung mga nagko-comment po sa mga hindi po nang iwan, no? Salamat po sa inyo, no? Hindi kayo nangiiwan. Ako man ay on and off dito. Talagang, ito, mabasa mo lang yung ganitong komento. Super saya ka, Kahelper, panuorin. More viewers, followers, no skip ads, laging abangers sa upload mo na reaction video. Grabe, no? Thank you so much po, Ma'am Helen. Thank you very much. Bumalik ka na. Dami na na-miss sa'yo, Kahelper. Thank you so much po. Ako rin ay miss na miss ko din po kayo. At ito nga po, bibigyan ko ng time itong YouTube ngayon para... Yung mga, andyan po ang dami. Salamat po sa mga nababasa ko na inyong komento na nakapagpataba po sa aking puso. Ayan po, thank you so much. At ito pa, isa pa, basahin ko pa isa, no? Huwag kayo mainip, ha? Ito, sabi niya, ay salamat po Kahelper, binigyan mong heart. Wow, ako natatouch po ako dito, no, kay Ma'am Sylvia. Binigyan ko po ng heart ang kanyang komento. Ay, tuwang-tuwa na po siya. Ako rin po ay sobrang mas tuwang-tuwa po na nakikita ko pa kayo dito sa comment section at nag-aabang. Nakikita ko po na, Kahelper, na-miss na namin ikaw. Ako rin po ay miss na miss ko na kayo. Kaya, ito, magsama-sama po tayo ulit. Si Kahelper, ang inyong, ang tawag sa akin, Kahelper. Hi, naku! Si Rachel ay kakauwi lang. Hello, Rachel. Hello po. Uka. Kayo po. Kayo, pasok po kayo buhay dyan. So, bakit gabi na ang uwi mo, Rachel? Ano po ang pasok po namin ay... 7:30 tapos ulihan po namin. 7:30 AM hanggang... Hanggang 6:30. Bakit ganun katagal ang klase mo? Dahil mo pa yung nagkatrabaho. Ganun yung schedule namin. Nung una po, nauwi kami ng 5 PM. So, maraming subjects? Maraming subject po at general academics. So, malapit na ba ang bakasyon niya? Layo pa. Layo pa? Hanggang kailan papasokan niya? Pasokan?
I mean, hanggang kailan pa, ano, hanggang kailan pa ang pasok niyo? Natawa si tate. Sorry na. Pasok? Di ba malapit lang sem break? Ah, oo, yung ano, na Monday, wala na kami pasok, next Monday. Okay, so hanggang ngayon week na lang. November 6. Ay, malapit ang patay. Pero, oh, sa ano na yun, sa bakasyon na yun, parang aming thesis na gagawin. So parang hindi ka rin magbakasyon? Start na kahapon. So kahit bakasyon, mag-aaral ka pa rin? Mm-hmm. So nakakapag-focus ka ba sa pag-aaral mo, Rachel? Kahit, kahit na medyo busy ka, minsan nakakasama mo sila, Ruel. Nakakapag-ano. So gaano ka-focus? Pag nakal po ako dito, minsan na ano po ako na review na ano din po ako ng mga thesis ko. Tapos kapag antok na ako, natulog na ako. Minsan pinagsasabay ko yung pag-edit ko kasi may mga vlog ako na ano, kailangan i-edit para maipang upload. So paano mo na babalance yung pag-aaral mo, pagbablog mo, at yung time mo sa sarili mo? Ano, magkaroon lang ng time management. Time management. Hmm. So bigyan mo kami ng tips para sa mga kabataan na katulad mo na maraming ginagawa. Yes. Anong mga ma-advise mo sa kanila? Basta, ang ginagawa ko lang, ano, kapag may time kasi na, ano, na ito gagawin ko to, tapos ito gagawin ko muna bago yung isa. Parang kailangan ko yung advice ni Rachel, time management, no? Para, kasi yan ang wala ako, yung time management. Ano, pinagsasabay-sabay. Tapos, minsan, kapag no choice ako, pinagsasabay ko siya habang nagre-review ako. Kapag sobrang ano na sa utak ko, ano muna ako na, ano, parang relax. Commercial muna, ano muna. Break muna. Break. Tapos edit, tapos, kapag antok na ako, natutulog na ako. Katulad kagabi, na nagre-review ako ng may gagawin pa sana ako assignment. Tapos, nag-edit ako. Sabi, naantok na ako, nagagato na ako. Kaya natulog na lang ako. Ito nga po pala, no? Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po biro ang mag-edit. Diyan po sumusuko ang karamihang YouTuber sa pag-edit po, no? Pero ito si Rachel, talaga namamanage niya mag-edit, no? Pipilitin niya mag-edit para pag may upload siya, ay meron po siyang income, ano? So, ganyan po yung sakripisyo, no? Ang bata pa ni Rachel, nag-aaral, pero talagang tama po yung ginagawa niya. Tulad na sabi niya, time management, hindi na kaya ng katawan niya, ipapahinga niya saglit. So, which is very good po yan. Merong mararating to si Rachel. Si ano, si Insan Royal, tinutulungan ka din pagdating sa mga ano studies mo. Studies? Ano, anong mga support sa'yo ni Royal? Ano lang, pag nagtatanong na ako sa mga bagay na hindi ko alam, sa mga ano, sobrang lalim na hanba na salita, tapos tinatanong ko sa kanya yun lang. So siya yung ano, isa siya sa... Si Royal po yung Google ni Rachel. Mga takbuhan mo. Rachel, kaya ako napapunta dito dahil meron akong iaabot sa'yo. Pinapaabot to ng, siyempre, mga supporters niyo. Wow! So, ay sa Rabjack Fashion Jewelries. Wow! Ito po mga kalingap, galing kay Lisa Caldwell. Woo! Para sa ito, Rachel Morales. Lisa Caldwell. Salamat po, Mang Lisa. And ito din, kay Marlon Palisog. Woo! Ito ay para sa iyo at kay Ruel. Sana all! Thank you so much po, Sir Marlon. Sana ako din, no? Minsan maramdaman kung may magregalo sa akin, no? Hi, po! Sarap siguro pakiramdam, no? Kailan kaya yun? Sana may magregalo niyo sa akin. And ito, si Anna Hanley. Ah, kay Tita. So, to Rachel. Wow! Thank you so much po, Tita Anna Hanley. So, ang dami mo ng jewelries. Grabe, sobrang dami. Andyan lang sa... Minsan sinusuot ko, minsan hindi. So ano masasabi mo sa walang sawang suporta sa inyo ng mga nagmamahal sa inyo? Masasabi ko lang po, maraming salamat po sa inyo kasi syempre unang-una po na-appreciate niyo po kami tsaka yung mga ginagawa po namin. Yan, salamat po sa inyo. At syempre sa walang sawang pagsuporta sa amin, yan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Thank you so much po sa walang sawang pagmaraton sa lahat ng mga vlog. Maraming salamat po sa inyo. Wow, galing. Thank you so much po. Sobrang galing. Malaking tulong po yun. Ito po, ano, yung sinasabi niyang marathon, sa mga hindi po nakaintindi, ano yung sabi niya? Marathon na panunood. Ulitin ko nga. Sa walang sawang pagsubaybay, thank you so much po. Sa walang sawang pagmaraton sa lahat ng mga
vlog. Yan, pag-marathon po so, no, sa kanyang mga videos, ibig sabihin, yung mga sumusuporta po kay Rachel na gusto makatulong sa pagdagdag sa kanyang views ay nilalagay po rito sa playlist. Yan. Diyan po, halimbawa, may mga ano, tapos ipi-play all po nila dito. No, halimbawa, yung gustong sumuporta, kung sino yung gusto nyong suportahan ng mga YouTuber na gusto nyong matulungan, tulad nila Rachel, o kung sino man na gusto nyo, ito po, pupunta kayo sa playlist, tapos ilagay nyo po lahat ng kanilang videos dito sa playlist na binuo nyo, at saka nyo po i-play all. Parang ito, play all to, yan, no, play all, play all. So, ganun po yung sinasabi ni Rachel na marathon. Sa mga hindi po nakakaalam, pwede nyo rin pong gawin iyan para makatulong po kayo sa pamamagitan ng panonood. Ay malaking bagay na po yun. Kahit may ginagawa po kayo, busy kayo, kung gusto nyo talaga makasuporta, ipipilion nyo, kusa na po yan na magpiplay sa lahat ng videos na pinili nyong gustong iplay. Yun po, no? Back to the video! Salamat po sa inyo. Thank you so much po. Sobrang malaking tulong po yun. And nakakatulong po ng sobra-sobra. So, Rachel, hindi ka naman ba tinatamad minsan sa pagdating sa pag-aaral mo? Kasi diba parang madali na lang sa'yo na meron ka ng YouTube channel, parang kaya mo nang maabot ng pangarap mo sa pag-YouTube. Hindi ka naman ba tinatamad na? Hindi naman po, kasi ito na yung opportunity para para makapag-aaral. Kasi maraming mga kabataan na gusto din makapag-aaral. Na yung sa financial, kasi pinakaunang-unang pangangailangan is yung sa financial. Kasi kung wala kang financial, paano ka makakapag-aral? Tsaka paano mo ma-provide yung ganung mga bayarin sa school? Kaya itong pag-vlog ko, ginagawa ko ng para source of income. Na mapagkukunan mo siya ng halimbawa sa mga source of energy, no? Source of power, de joke lang. Source of income, no? Sa mga project, sa mga, kung may bayaran sa school, yun, tapos, syempre din sa bahay, yung pinakaunang-una. So, yung YouTube mo ay, parang isa lang sa mga source of income mo. Pero, tapos din, minsan po, kapag may, may dapat na mapagbigyan, yun. Pero syempre ang priority mo is education mo. Opo, kasi yun naman po talaga yung simula. So simula nung nakilala ka ng Kalingap, so gano'n ba kahalaga ang edukasyon sa iyo, Rachel? Sobrang halaga po. Kasi yung education, lang po yun. Na, alam ko pong andyan lang yung education, pero importante po yun. Kasi syempre, kasi hindi yun. Kasi kapag nakapagtapos ka at may kaalaman ka, hindi naman yun mananakaw ng iba kasi sa'yo lang yun. Tama. Tama. Tsaka ang education mo, madadala mo kahit saan. Yes. At mapapamana mo pa sa mga susunod pa. Galing talaga, no, Rachel. Galing, ah! So, proud na proud si tatay, syempre, di ba? Kasi mga sagutan ni Rachel, pang Miss Universe, no? Pang Miss Universe, no? Pero brain, no? Brain and beauty si si Rachel. At ang gustong-gusto ko dito ngayon kay Rachel at kay Rowell na isa na po sila ngayon sa tumutulong, no, sa mga kapwa na walang kakayahan para maghanap ng pera, no. So nakita natin mga feeding programs nila and syempre sa mga sponsors nila, sa mga viewers. So ang lahat na nagsama-sama, no. Thank you so much sa inyo. Tatay Rizan, kamusta po kayo, Tatay Rizan? Okay na okay? Oo. So, kamusta po? Lumalaki ang tiyan. Kamusta ang kalusugan niyo po? O, minsan okay, kaya minsan hindi. Hindi? Ba't hindi? Ano pong nararamdaman niyo, Tatay Rizan? Nakasakit siya. Sumasakit po. Ayun, bakit? Dati niya sakit. Dito sa may ganito po. Tapos natagos sa likod. Hindi na po yata iniinda yan. Ano nga? Pa-check up tayo. Hindi mo nawawala. Ito po, no, yung sinasabi ni Tatay Rizan na sakit niya ay parang sakit ko. May hinala ako sa sakit ni Tatay Rizan. Baka isa po yan ay tulad sa akin na may gallstone, no. Kasi ganyan po yung sintomas sa akin nung gallstone ko. Ganyan na ganyan kay Tatay Rizan. Di ko alam kung nagpa-ultrasound na si Tatay Rizan. Dapat Tatay Rizan magpa-ultrasound ka para malaman kung meron kang bato sa abdo. Ano, kasi kung hindi mo papa-ultrasound yan,
di mo malalaman na may gallstone ka na pala. Pero nasubukan niya na po mong pa-check up. Oo. Nabigyan po kayo ng reseta. So ano po? Naubos ko na ngayon yung gamot. Wala pa rin. Walang nangyari po. Hindi na wala. E di magpa-ano po ulit kayo, magpa-check up ulit. Magpatingin niya ako sa ano, doon sa basol sa albularyo. Albularyo? Albularyo. Para sa akin po, Tatay Rizan, first option ko kung ako sa inyo. Nagpa-check up kayo noona, di ko alam po nagpa-ultrasound kayo. Pangalawang option nyo po, ultrasound po, try nyo muna po yun. Tapos, pwede nyo isunod yung ano, albularyo. Para po, at least makita talaga. Kasi ako nakita po sa akin sa x-ray ko, may gallstone po ako. So, napaka-importante po yun. Para malaman nyo umiwas sa mga bawal. Bawal po diyan, mga mantika. Number one po yan, mantika. Mga prito-prito, iwasan nyo po yan. Sobrang bawal po yan. Ano pa, marami. Alak also, no? Alak din, bawal po yan sa may gallstone. Soft drinks na rin, lahat na, no? Kain ka na lang po ng mga sariwang gulay. Maraming gulay po diyan, Tatay Rizan. So, yun, mga sa akin, yun po yung pwede ko ma-share dahil ako po ay may gallstone. Nasubukan nyo na po, hindi ba? So yun yung tingin yung ano, mga lawa. Kasi yung minalaman na pong ano, yun daw nagpagamot yung, ano, yung stroke dyan. Overpatig daw yung, ano, dahil yun din ako mapatig. Saan po ba nagsimula yan, Tatay Rizan, yung nararamdaman niyo? Hindi ko alam. Gano'n na po katagal? Tagal na. Tagal na yan. Simula, bago pa lang po kami dumating, ang kalinga. Baka, di pa kayo nakadating. Yun, kasi sa akin po matagal na, di ko lang alam. Kasi pasumpong-sumpong po siya. Ganun po yan eh. Susulpot-sulpot lang po yan. Ilang years bago ulit susulpot. Tagal na ito. Kasi mga kasupasuan. Ito yan ngayon, dinaramaga ito. Natin hanggang maraga ko sa mga kamay. So paano yung tatalisan pag inaatake ka ng ano, nung sakit niyo, anong ginagawa niya po? Nainom lang po ng mainit na tubig. Yun lang. Natry niyo na po mag ano, mag herbal yung mga... Siya na. Para inom lang ako ng ano, yung pait. Yung layas na ang palaya. Nagparangulan ako nung. Yung parang nadamuan lang yung parang bugay niya kalap eh. Yan, maganda po 'yun mga ganun no, mga mapapait no, mga meron yung ako iniinom dati yung latigo, yung ano ba 'yun? Yung ugat na latigo, 'yun iniinom ko rin 'yun noon, mga dahon-dahon ng guyabano, mga ganun. Hindi nawawala pero nakakatulong. Hanggang ngayon meron pa rin ako pero hindi na ako sinusumpong na ako tulad dati. Sinumpong ako noon na talagang hindi ko mapigilan magsuka, namimilipit ako sa sakit. Naninilaw ako, 'yun. Medyo delikado na po pag nanilaw tayo pag sinumpong kasi parang nalalaso na po yung ating katawan. Kaya kung ganun, punta po kayo agad sa doktor. Kung kinakailangan operahan, operahan. So, sabi na Rachel, magpa-check up daw kayo. Nag-aalala ka rin ba sa kalagayan ni papa mo? Minsan nga kapag nakasaltayan na ang masakit ng katawan, sabi ko, ang nararamdaman ko, nawawal ako. Tatay Rizan, ano palang masasabi mo sa operation na talagang prosigido makapagtapos ang pag-aaral? Yun ba ko sa anak ko kasi inutupad niya yung pangako niya kay mama niya. Ano ba ang, ano, ang naiwang pangako ni Rizan na gusto niya matupad? Pangarap niya sa mama niya na makapag-aaral siya. Matupad niya yung pangarap niya kay mama niya kahit wala na. Maging engineer siya. Wow! Engineer! Inaasa ano namin. Ay, wala man siya. Ako, nabilihan ako ng motor. Wow! Ay, grabe ang ano ko dyan sa anak ko. Proud po kayo kayo siya? Oo. Noon pa man. Lahat man dyan sa mga anak ko, wala man akong bibigyan na ano. Talagang pantay-pantay lang ang ano ko. Walang bunso, walang panganay. Oo nga pala, Rachel, no? Ikaw ang nagbigay ng regalo kay papa mo ng motor sa pag-YouTube mo yan. Natuwa, oh. Natupad ko ang isa sa mga pinapangako ko para kay Papa. Natuwa, no? Ako, natutuwa ako na ang isang anak na nasa age pa lang ng maturity, no? Ay nakapagbigay na po ng suporta sa kanyang magulang. So, ang laking bagay po yan. Pagbutihin mo pa, Rachel. Malayo pang mararating mo. Itong pag-YouTube mo. Malayo pang mararating mo. Marami ka pang matutulungan. At pag nag-graduate ka, lalo na, ano? So, pagbutihin mo pa para mas marami pa kayong matulungan. Pag-YouTube, may sahod ka lang. Ang sahod mo? Yung
sa person. Wow! Nabibigyan talaga ng motosikada. Cash motor, no? Ano pakiramdam mo siya nung nabigyan mo ng ganong ano, regalo ang papa mo? Sobrang saya ko kasi hindi ko na-expect na magbibigay ko yung kay papa sa ganitong edad ko lang. Kaya nga eh. Kaya sobrang magpapasalamat sa mga tumulong din sa akin na magkaroon din ako ng YouTube channel tsaka mamonetize. Tsaka hindi ko naman po na-expect na yung ginawa kong channel ko ay magkakaroon ng magkikita ng sahod yun tsaka mamonetize. Hindi mo na-expect. Hindi. Kaya nagpapasalamat po ako kala kuya rin eh. Tsaka kay Langga kasi sila yung nag-ano. Tapos yung tumulong sa akin magkaroon ng bank account si Ate Diana tapos yung Tito. Tapos syempre nagpapasalamat din po ako sa inyo. Sa Team Kalinga po, sa buong Team Kalinga. Kasi kung hindi naman po dahil sa inyo, wala, di ko din naman po yan makakamtan. Tsaka di ko din po magbilang si Papa, kundi dahil din po sa mga viewers na walang sawang sumusuporta manood. Ano, sumuporta. Mag-marathon. Sa pag hindi. Sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan! Sa pag hindi na... Kapag hindi sila na-skip ng ads. Ano ba yung hirap ng ganun? Ayaw ka po pala! Sa pag hindi pag-skip ng ads, napakalaking bagay po yan. Ano, kumbaga, sa mga hindi po nakakaalam pa, ang hindi pag-skip ng ads ay nakakadagdag po sa revenue. Halimbawa po, nag-skip ka ng ads, ang na-earn mo lang ay point cents. Ano, pag hindi ka po nag-skip ng ads, magiging point one. Mga ganun, no? Mas malaki po yung hindi pag-skip ng ads. Kaya, salamat po sa inyo sa mga hindi nag-skip ng ads sa kanila, sa mga Kalingap. Isama nyo na po ako doon. Huwag kayo mag-skip. Isama nyo na. Parang awa nyo na. No? Huwag na rin kayo mag-skip ng ads sa akin. Napakaganda po, no? Na tayo-tayo rito ay nagtutulungan, nagsusuportahan. At pag tayo din ay kumita ng maganda-ganda, tulad ng ginagawa natin na hindi rin po tayo pwedeng hindi mag-share ng blessings natin. Marami rin tayo mapapasaya. Yung shinare nyo sa amin na hindi pag-skip ng ads, ay sinishare din po namin sa mga deserve tulungan. Pilipino. Siyempre po, nagpapasalamat niyo. Charot! Hindi charot! Kasi, siyempre, kung wala din naman pong vlog niya at wala din po si Kuya Ram, siguro wala din naman po kami ganitong bahay. Kaya, salamat po kay Kuya Ram. Kasi sobra po yung binigay niya po sa amin. Kaya ito si Kalinga Prab, sa mga hindi po nakaalam, siya po si Kalinga Prab, sa mga kaibigan ko na hindi nakakilala kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal at kay Ate Edna, sila po ang haligi ng Team Kalinga. Kaya subscribe, mga ganoon, no? At huwag na rin pong kalimutang mag-like. Malaking bagay din po ang pagla-like sa amin dahil po yun po ay para makatulong i-recommenda ni YouTube po sa iba. Sa mga gusto nyong suportahang YouTuber, lagi po kayo mag-like para nare-recommenda po sa iba po. Ay, sana ako din i-like nyo. Sobrang salamat po. Siyempre sa mga sponsor po nitong mga pabahay po nila. Kuya, maraming salamat po sa inyo. Siyempre po kay Kuya Vincent, salamat din po sa inyo. Sobrang salamat po at gusto ko lang po maghingi ng pasensya kasi wala po akong time na kung yung inaano po kayo na pag-vlog, hindi po ako nagkakaroon ng time kasi sobrang busy nga po sa school. Hindi ko rin po kayang sabay-sabay. I-manage lahat. Kasi, sabay-sabay. Talaga, hindi kaya. So, kamusta kayo ni Trixie? Okay naman po kami ni Trixie. Na nagkakasama pa kayo ni Trixie o busy na rin siya? Kasama po kami kasi isang sa school. Pero hindi na yung tulad dati na nakakapag gala-gala. Wala na masyado? Wala na masyado. Focus na kayo sa kanya-kanyang buhay niyo ngayon. Opo. Kasi tumatanda na? Kasi kumpara kung dati sobrang gaan lang ng magagawa niya. Mas nag-start na yung hirap. Kasi hindi lang basta-basta. Nagkakaroon ka lalo ng responsibilidad. Ganun yun, Rachel, no? Habang ikaw nag-grow, habang na-explore mo pa yung mga bagay-bagay dito, lalong na habang nagtatagumpay ka, lalong pahirap ng pahirap yan. Kasi lalong nagkakaroon ka ng responsibilidad. Umpisa pa lang yan, pero kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Time management, ika nga. Yun, may time management na ba ako? Kailangan mong ipatunayan yung research mo, kailangan i-defense.
kailangan mong depensahan yung mga ano. So kailangan talaga gamitan ng ano ng utak. Yeah. Hindi na basta-basta. Grabe, nakakaano, nakakaano siya. Kakalugaw. Pero lahat naman. Ano? Nakakalugaw? Ano nakakalugaw? Hindi ko alam kung ano. Sacrifices mo is meron niya ano, price pagdating sa dulo. Yeah. Yung paghihirap niyo. Oh, yes. Naniniwala po ako dyan kasi kung dati po, yung naranasan namin noon, sobrang hirap po talaga as in. Sobrang hirap. Sa bahay na to, yung bago lang po yan. Grabing hirap po ang naranasan namin. Tsaka grabing struggle. Nawal ng mama, tapos minsan wala pa kaming makain, tapos grabe, kaya sobrang ano po, sobrang naniniwala po ako na lahat ng paghihirap meron kapalit na kaginhawa ko. Tama. So, ngayon Rachel, tingin mo, kung sakali man lang na nandun pa rin kayo sa dati yung katayuan, na kunyari, hindi kayo na natulungan ng kanina, tingin mo yung sipag mo ngayon sa pag-aaral o yung pagpupulsige mo is, ano, talagang nandyan pa din. Opo. Oh! May napansin lang ako, no? May napansin ako. Totoo lang, si Kalingap Dan po, magaling to mag-interview si Kalingap Dan. Papansin ko, no? Lahat ng vlogs niya na napapanood ko, ang galing siya mag-interview. Kaya, Kalingap Dan, mag-apply ka kaya sa ABS-CBN. O, sa Channel 7. Baka matanggap ka, sumikat ka lalo. Joke lang. Pero ayan, si Kalingap Dan, napansin ko talaga metalis siya sa pag-interview. Kaya, keep it up, bro. Kasi siguro po kung hindi po kami natagpuan ng Kid Kalingap, siguro po hanggang ngayon nandun pa rin po ako kala Trixie. Na natulog? Kasi si tita po ang nagpapaaral sa akin. Si tita po yung nagpo-provide ng mga ano ko, ng halimbawa sa school. Pamasahe, pambayad sa ano, sa mga bayaran sa school. Yan. Tapos syempre dito po sa bahay. Kaya sobrang salamat po kasi nagkaroon din po ako ng YouTube channel. Malaking bagay. Malaking bagay talaga. Dati akala ko ano lang. Pero sobrang parang laro-laro lang. Parang wala lang. May video ka lang sa sarili mo. Ganon. Tulong din pala ng pag-YouTube. Yeah. Laki din bro. Dahil sa supporters niyo. Yeah. Salamat po. So, ngayon, Rachel, ano ang routine mo dito sa bahay niyo? Routine? Ano ang mga ginagawa mong gawaing bahay? Ano, minsan, wala din po akong time na gumawa ng gawaing bahay. Kasi, sa ano nga po, kaka-uwi ko, maaral ako, tapos ma-edit ako. Kasi, kapag wala, kapag, sabi daw po, kapag di-active na yung ano mo, parang wala na. Kaya, inaalagaan ko po yung channel. Oh, Rachel, huwag ka maniwala dyan. Huwag ka maniwala. Pag hindi na-active, wala na. Tingnan mo ako, matagal ako hindi active. Joke lang. Pero ayun, totoo yun. Ingatan yung YouTube channel mo dahil mahirap po, no? Mahirap pag nawalan. Ayun, maging active ka lang. Ako, buti naman hindi ako na-deactivate, no? Na mawalan na. Thank you so much, YouTube, no? Na kahit matagal ako hindi makapag-upload, eh, andyan ka pa rin. May awa ka sa akin. Salamat. Bigyan mo na rin ako mga subscribers, ano? YouTube. No, naawa ka na rin lang, lubos-lubosin mo na, no? Tapos, syempre po, doon lang kami umaano ng ano, kailangan po. Tapos, kapag weekends, nag-charity naman po kami. Sama-sama po. Yun, charity. So, pag weekends ka lang nakasama. Tapos, naman po, kapag wala pong gawain talaga, ayun, nalaba lang po kami dito. May quality, may time ka pa naman ba sa mga kapatid mo, sa ayun, family mo? Kapag ano, kapag wala na ako masyadong ginagawa. So, kahit busy ka, naiintindihan ka naman ni Tate Rizal sa kanyang mga ginagawa. Tate, tawa-tawa. So, ano ba ano nyo, Rachel? Bukod sa yung YouTube channel, ano pa ba ang source of income nyo? Sa mga pinagkukunan nyo ng gastusin, panggastos, saan? Source of income? Wala. So, paano yung kung medyo na short kayo kunyari ng pangangailangan or budget, paano ang ginagawa niya? Sino ang ano ang dati po? Kahit ngayon. Ngayon? Hindi po kasi meron ako ng source of income. Yun na nga yung YouTube. Okay. Yun lang talaga ang ano yung pinagkukulan niya ng panggastos, pangbayad ng bills, sa YouTube. Sa YouTube. Dahil
pag ano. Diet. Misa naman po kasi yan. Diet. Diet. Tatay, mukha hindi ka nagda-diet eh. Yung kumusog. Kung ano lang po yan dyan, kapag merong tirang ulam, yun na lang po. Pero ngayon, ano? Sayang naman po kung ano. Masasayangan lang. Tama. So, hanggat na, ano, kung ano nakahain yun na? Kung ano po yung nakahain dyan, po. Minsan nga po, napasok kami din na almusal kasi nasanay kami. Dati nasanay kayo nang wala na almusal. Pero ngayon, hindi naman na kayo ano, nakakaranas ng kapos. Hindi po. Ang laking bagay po talaga ng YouTube, no? Lalo na sa mga tulad nila Rachel, na dati talagang hirap, no? Hindi alam po saan kukuha ng source of income. Ang laking bagay po ng YouTube. Kaya maraming salamat po sa sumusuporta sa tulad ni Rachel o sino man dyan na deserve talagang tulungan na para lumago pang kanilang YouTube channel at makasuporta sa kanilang pangangailangan sa buhay. Lalo na wala silang hanap buhay, ang papa niya may sakit. And nakita naman natin sitwasyon nila nung una na talagang yung bahay nila barong-barong. Eh talagang para sa akin deserve na deserve talaga tulungan ang isang tulad nila Rachel, sino pa ba? Nila Dara, si Dara, at soon po ako magsishare po ako ng blessings ko, Dara. Gusto ko tulungan si Dara ngayon dahil alam ko kailangan niya ang tulong, no? Hindi sapat yung pagpupunta lang sila Kalinga Prab ay mabibigyan. So para sa akin hindi po sapat yon, lalo na siya po ang lahat ng nag-aasikaso, tumatayo siyang ina, magulang, ama sa kanyang kapatid. At ayun, thankful tayo na ang bahay ni Dara ay maayos-ayos na, malapit na matapos, no? Gusto ko pong i-shoutout lahat po na nagko-comment na nagpapasalamat sila, andito po ako ulit. Wow, ako talaga, ako po yung dapat mas magpasalamat po sa inyo sa kabila ng pag-absent ko rito sa YouTube channel. Andiyan po kayo, nagsasabi, inaabangan nyo ang aking upload. Thank you so much talaga. Yan, shoutout po sa inyo. At syempre, shoutout din po sa Team Organic, Team Rochelle, Team Edrica, Team Jomcar. Yan, si Jomcar, talagang ito magbo-boom to. Tsaka, itong kay Team Joyvid, niluluto to eh, no? Ito yung inaabangan natin. At syempre, one family, kalingap tayo lahat dito. Suportahan, magtulungan. And sa team organic po, sa pamumuno po ni Ate Malu de Los Santos, na si Ate Malu po ay talagang full support din po yan sa Team Kalingap. Marami na po yan na i-share na blessings din dito sa Team Kalingap sa pagsuporta sa mga dapat tulungan. Kaya magsama-sama po tayo dito, magtulungan, magsuportahan. God bless everyone. See you later.